Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng utos ng Diyos ay ating malalim na arali na ika-anim sa sampung utos ng Diyos, huwag kang papatay. Kapag napag-uusapan ang pagpatay o murder, kinakailangang maunawaan muna ng bawat isa ang sanctity of life o kabanalan ng buhay. Ating mababasa sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Maliwanag na ang Diyos ang nagbigay at gumawa ng buhay ng tao. Sa lumang tipan ay matututunan ang unang tala ng pagpatay sa tao. Ito ay ang pagpatay ni Cain kay Abel, mga unang anak ni Adan at Eva. Mula sa Genesis chapter 4 ay matututunan na si Abel ay matuwid at ang kanyang handog ay tinanggap ni Yahweh, samantalang si Cain naman ay hindi. Dahil doon ay nagalit si Cain at nagkusa at buong desisyon na nagrebelde sa Diyos, sumuway sa utos nito na iwasan ang masama at gumawa ng tama at pinatay si Abel. Si Cain ay naparusahan, bumalik sa pagsasaka at siya ay tinatakan ni Yahweh na ang sino man napapatay sa kanya ay paparusahan ng 7 beses. Ang kaapo-apuhan ni Cain na si Lamech na nakapatay din ng kapwa-tao ang sumunod na tala sa banal na kasulatan at naging parusa naman sa kanya ay beses na 7 na ang tatanggapin na parusa na makapapatay sa kanya. Dahil makikita na sa panahon na yan ay wala pang capital punishment. Sa panahon ni Noah, pagkatapos ng baha, ang capital punishment sa pagpatay ng kapwa ay sinaysay ni Yahweh. Matatagpuan ito sa Genesis chapter 9. Sino ang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao'y nilikha. Dito ay sinisimulan na ng Diyos ang revelasyon sa kahalagahan ng dugo. Ang dugo ay buhay. Sa aklat ng Exodus na kung saan naisulat ang Ten Commandments or the Decalogue, ay mababasang sa chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. Ito ay inulit sa Leviticus 5:17. Magtataka na ang mamamatay taong si Moses ay pinagkalooban ng utos na ito upang ihayag sa mga Hudyo. Mababasa sa mga naunang kapitulo, chapter 2, ay nakita ni Moses na ginugulpi ng isang Egyptian ang isang Hudyo, kaya nga tinulungan niya ito hanggang sa mapatay ang Ehipto at ang kanyang ibinaon sa buhanginan. Kabalintunaan na si Moses ay tinanggap na siya ay tagapag-ingat ng mga kapatid, samantalang si Cain naman ay hindi. Are you a brother's keeper? Tagapag-ingat ka ba ng iyong kapatid o kapatiran? Maliwanag ang detalye ng utos ni Yahweh patungkol sa pagpatay ng kapwa. Mababasa ito sa Exodus 21:12-14. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinasadya o binalak ang pagpatay at ito ay nayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaari magtago sa lugar na itinakda sa kanya. Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Mula sa talatang ito ay makikita ang dalawang klase ng pagpatay sa kapwa. Premeditated o sinasadyang pagpatay at not premeditated o hindi sinasadyang pagpatay. At makikita ang magkaiba ang kaparusahan dito.
mayroon pang ibang tao o mga dakilang tao sa banal na kasulatan na naging mamamatay tao rin, tulad ni Haring David, na a man after God's own heart, ipinapatay niya si Urias na kanyang commander ng hukbo, ang asawa ni Bathsheba. At si King Ahab, ipinapatay si Naboth upang maangkin niya ang bukid nito, sa unang Hari 21. Sa bagong tipan ay lalong binigyan ng linaw ni Jesus ang patungkol dito. Sa Sermon on the Mount, habang siya ay nagtuturo ay sinisikap ng mga Pariseo at ng iba pa na siya ay pasubalian. Kaya't sa pagharap niya sa mga ito ay binanggit ni Jesus, narinig ninyo na sinasabi ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ipinapahiwatig ni Jesus na ang pagpatay sa kapwa ay hindi lamang iyon literal itong ginawa, kundi mas dapat unawain ang lalim nito. Ang pagpatay sa kapwa ay masama. It is so evil. Itinuturo ni Jesus ang mga sumusunod na katotohanan patungkol sa pagpatay sa tao mula sa mga talatang ito. Una, dapat na maitama ang saloobin at akto sa pakikipagkapwa-tao. Ikalawa, halos lahat ng pagpatay sa kapwa ay nagmula sa sama ng loob o galit. Ikatlo, ang pagtingin na mas mababa ang kapwa kesa sa iyo at ang kapwa ay walang kwenta ay mga motibo sa pagpatay. Ang hindi pa nasusolusyonan si galot ay pwede rin magdulot ng pagpatay. Sa aklat ni Santiago ay mababasang, saan nanggaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasang ngunit hindi ninyong makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Ikalimang dagdag ni Santiago na ang pagnanasa, pagiging ganid at pagkakagalit, maging ang pag-aaway ay mga sanhi ng pagpatay. Sa kahuli-hulihan ay mababasa sa aklat ni Juan 8:44, ang Diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Maliwanag na lahat na pumapatay ng tao, ang ama nila ay walang iba kundi ang Diablo, ang ama ng pagpatay. Si Pablo na dating Saulo ay mamamatay tao rin. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos ay nakatagpo niya sa daan ng Damascus ang nagbibigay buhay na si Jesus. Oo, sukdulang kasamaan ang pagpatay sa kapwa at dapat ding siyang patayin. Ngunit si Jesus ay nagbibigay pag-asa pa rin sa kanila. Maging ang isa sa dalawang kriminal na nakapako sa krus na nagwikang, alalahanin mo po ako, Panginoon, kapag naroon ka na sa iyong kaharian. Manampalataya ka kay Jesus at tulad ni Pablo na dating mamamatay tao ay gagamitin ng Diyos upang ang mga taong patay ay magkaroon ng buhay. Amen.
Here we have it, ladies and gentlemen, the bride of JPARK, our resort and water park by Dan Cebu, your amigos. Round of applause, please, Fox, to lose your hearts over the side. Let us have a watch and invite each and everyone. Share, subscribe, Jesus. Subscribe, share, Oracle TV. Go, go, go.